Yun! What's up? Ito na naman tayo. Ngayon ay isang napakagandang balita para sa akin kasi dumating na ang yung pinakahihintay ko. After 1 year and 2 months, finally, dumating na yung aking invitation para sa aking oath-taking, para sa aking Canadian citizenship. Saya tayo ngayon kasi, ayun nga, finally, andito na. For longest time na hinihintay natin, kala natin wala na, matagal, pero yun, finally, andito na yung aking hinihintay. Kaya yun, samahan niyo ako mamaya, papakita ko sa inyo yung aking oath-taking ceremony dito. Mag-guys lang ako ng setup kasi maglalagay naman tayo ng konting mga ano dyan, flag sa likod para maganda naman yung oath-taking natin. Kaya yun, maya-maya na lang at magsiset up pa ako. Peace! I swear that I will be faithful to bear the true allegiance to His Majesty King Charles for the King of the Land of Canada. Joke lang! Wala pa! Practice lang yung maya-maya pa. Pero nakapag-set up na tayo ng simpleng decoration natin dito sa taking natin. Yan, pakita ko sa inyo. Hindi lang yan. Naglagay lang ako ng ano. Yan, bandila. Tapos ito na yung setup ko. Yan. Tapos yan, maglalagay na rin ako mamaya ng ano dyan. Ng bandila din ng Canada. Ayun, ang oras dito is 11:14 ng umaga. Bali, ang oath-taking ko is 1:30 ng hapon dito. Kakain muna ako para dire-diretso na lang at hintayin ko na lang mamaya. Tapos maliligo pa, magbibihis ng konti para dire-diretso na. Kaya yun, abangan nyo na lang mamaya yung oath-taking ko. Peace! Yun! Naghihintay na lang tayo ng oras. Bali, naka-ano na rin ako. Naka-bihis na. Ayun, pustura, George. Naglagay tayo ng bandila kanina dyan. Yan. Wow! Yan. Tapos sa TV, yan, may bandila din tayo dyan. Yan. Sa oras na lang, bali ang oras dito is 12:30. Bali yung ano ko kasi, 1:30. 12:30 sa Quebec. Sa Quebec kasi gagawin yung ano yung Zoom meeting. Oras nila doon, Easter time. Bali 11:30 pa lang doon. So pag 12:30 na mamaya doon, 1:30 dito. Advance kasi na isang oras dito sa dito sa New Brunswick. Kaya yun, abang-abang na lang muna tayo. Kaya hintayin nyo, isang oras na lang. Tapos yan, mag-go, taking na tayo. You know. Yung peace. 17 minutes na lang, hintayin ko na. Para di tayo malate. Kaya yun, konti-konti na lang, ito na. Medyo kinakabahan din. Kasi hindi ko pa alam yung ano hindi ko kabisado yung National Anthem ng Canada. Kakanta yata. Pero okay naman lang siguro. Tapos meron din ako dito yung kopya. Yung para sa oath. Ayan. Para sa oath. Ito babasahin ito mamaya. Kaya yun. Host has joined. We let them know you're here. Yun. Hintayin na lang natin. Tapos syempre, meron din tayong dalang ano. Ito. Kasi base sa mga sinasabi ng mga kasama natin na nag-put na, yun. Mubuntingin daw natin ito. Yung PR card natin. Tapos ito. Medyo malaring akong munting para
din na mamaya. Yun. 15 minutes na lang. Tintayin na lang natin. Yung yan, sa wakas tapos na rin ang aking taking, bali umabot siya ng bali 4 na oras, nag-umpisa ng alauna hanggang 4:30. Bali ang umpisa ang medyo matagal dyan yung registration kasi ang dami namin, 182 ang naka-schedule na mag-taking. Bali ang pinaka-umpisa niyan bago kayo mag-o-taking is my briefing. Yan, sasabihin muna sa inyo kung ano yung gagawin nyo, kung ano yung mga kailangan. Katulad ng yung PR card mo, tapos yung gunting, kasi nga kailangan mo siyang guntingin. Tapos yun, brief din kami na hindi pala pwedeng i-record. Pero nakaset up na yung camera ko kanina, tapos tinanggal ko na lang kasi mahirap na. Baka doon pa ako magka-problema sa aking outtaking. Kaya yun, pagkatapos ng briefing tapos registration naman, dyan na yung kukunin yung seat number nyo, client number nyo, yung mga yan. Tapos dyan na gagawin yung pag kakat nyo lang PR card nyo. Hindi ko na nga lang na-video yan eh, pero papakita ko na lang na ito yung ginunting ko na PR card ko. Bawal palang i-video, bali binigyan lang kami ng pagkakataon na mag-picture dun sa judge o
judge pa yun, judge yata nung nag-taking. Tapos pagkatapos niyan, nung sa registration, dyan na yung mag-taking kayo. May bibigay naman sa inyo yung ano, kung nag-apply kayo, di ba? Alam nyo na yun, yung babasahin nyo. Tapos pagkatapos ng taking na yan, yung kakantayin nyo na yung national anthem ng Canada. Hindi ko rin kabisado masyado yung ano eh, pero may pinapatugtog naman doon ako kanina. Sinusundan ko na lang yung ano, kasi nga hindi ko namang kabisado yung national anthem pa ng Canada. Lalo na doon sa French, kasi dalawa yung kinanta namin kanina, pati yung sa outtaking, dalawa, isang English tsaka isang French. Doon din sa national anthem. Tapos yun, pagkatapos noon, picture. Tapos, ayun na, sasabihin na sa inyo kung paano nyo makukuha yung e-certificate. Kasi doon sa form, pag naka-receive na kayo ng invitation of outtaking, at paano nyo ang gagawin, makaka-receive din kayo ng pag-register sa portal ng ARCC para ma-download nyo yung e-certificate. Kung e-certificate ang pipili nyo, ako kasi e-certificate nung pinili ko para makuha ko na kaagad. Bali, 5 days lang yun mula ma-send mo. Kasi ako kasi, nung naka-receive ako ng email kung paano gumawa ng portal, andun yung paano mo gawin form na kailangan mo i-submit sa ARCC para makuha mo yung form mo. So, bago pa ako mag-o-taking, natapos ko na yun. Kasi ganun nga yung requirements nila para makuha mo na kaagad after 5 days, 3 to 5 days. Kaya nung pagkatapos kong mag-o-taking, sinend ko na kaagad yung form para sa e-certificate. Tapos abangan mo na lang hanggang 3 to 5 days. Kaya yun, nakuha ko naman siya ng 4 days. Kaya yun, pwede na akong mag-apply ng passport. Kasi yun yung kailangan, isa sa mga kailangan para makakuha ka ng passport. Bali, ang mga kailangan mo pa kasi doon is kailangan mo ng reference, either permanent residence at isang guarantor na Canadian citizen. Yun, at least natapos na rin after 1 year and 2 months na paghihintay. Yun, bali nag-apply ako April, tapos pakareceive ako ng AOR May 17, tapos dire-diretso na lang. Pero sa iba, siguro depende na rin din sa office kung saan kayo nag-a-apply. Kasi ako, Quebec office, so depende na lang din siguro sa iba yan. Kasi yung mga ibang kasama ko, umabot silang sila ng 4 months, 6 months, ganun. Ako, umabot ako ng 1 year and 2 months. Pero at least, worth it naman yung paghihintay kasi nakuha na natin yung citizenship outtaking natin. Kaya yung mga nag-a-apply dyan, hintay-hintay nyo lang. Darating at darating din yan. Basta ang importante, tumatakbo yung papel nyo. Kasi makikita nyo naman sa tracking status nyo yan na ibibigay pag nag-apply na kayo ng outtaking. Kaya yun, thank you so much. At ito na yung journey ko. My journey as a permanent resident come to an end. At ito, isa na tayong ganap na Canadian citizens. At syempre, hindi pa rin natin makakalimutan. Mag-dual citizen pa rin tayo bilang Pilipino. Pero sa ngayon, hindi pa siguro. Kasi hindi pa naman tayo uuwi ng Pilipinas na magtatagal. O yung talagang magpe-permanent doon. Siguro mag-dual citizen na lang ako pag yun talagang magpe-permanent na ako doon. Uuwi ako na matagal doon. Kaya yun, ingat po tayong lahat. At sana, subaybayan niyo ulit ako sa susunod ko na vlog. Peace!